Okay, so what is up guys? Now Frustraeder is back at it again with another Bitcoin update as always every day, no? So kahapon sa mga videos natin may mga pinakita tayong chart, so huwag muna natin siyang ulitin. So mamaya bisitahin natin si DXY, yung tinweet ko na share ko rin sa Discord at sa Telegram, no? Tingnan natin kung ano nangyari sa kanya. Pero for the very meantime, dito muna tayo kay BTC. We are currently on the Bitcoin 1 hour time frame, di ba? Kita niyo yan. So di ba, we were speculating sa recent videos natin that we could be seeing a potential bullish expanding triangle, and true enough, nagkaroon nga siya dito ng breakout and na-hit yung target niya around the 38.8k area. So ngayon, pwede ko na siguro siyang alisin para luminis yung chart natin sa hourly, di ba? Ano yung nakikita ko ngayon? So siguro, dun muna tayo sa bullish case scenario, no? So if the bullish case scenario, we are currently seeing a potential bullish expanding triangle na naman, di ba? Katulad nung dinilit natin kanina, yung binura ko kasi nga masikip na masyado. Diba? This could be a potential bullish expanding triangle, no? So this is its support area, which is very steep, and this one is its resistance area. And again, bullish expanding triangle is a bullish pattern. So that being said, I think pwede ko itong gawin ngayon na color green since this is a bullish pattern. Diba? If that is a bullish pattern, paano kukunin yung target? Diba? So kukunin natin yung target niyan by doing this. Let's say dito siya magkaroon ng breakout sa area na to. Diba? Let's say dito siya, area na to siya mag-breakout, mamayang 5pm, di natin masabi. But speculation lang, speculation, let's say dito siya nag-breakout, this would target to around the 39.6k area. No? Pay attention to that target kasi titingnan natin mamaya sa higher time frame kung saan siya tatama. Okay, so for the bullish case scenario, yan yung pwede nating makita. This could be a bullish expanding triangle. But for the bearish case scenario, dito naman yung ano, isang mga siguro mas maraming may ayaw nito, mas gusto nila syempre itong bullish case scenario. Diba? This could be a potential resistance, this area, diba? That could be a potential resistance. That being said, a resistance is gawin ko siyang red, diba? Ayaw ko kung nakikita nyo pa, but yan siya, diba? Ito siya, that is a good resistance in my honest opinion kasi meron siyang 1, 2, and 3 rejection. So this is its potential support dito, pwede natin itong gawin. So right now, this looks like a potential. Anong nakikita nyo dito? This is a potential bearish expanding triangle. This being its resistance and this one is its support. Diba? This is the price action. That is a bearish expanding triangle. And again, dahil nga bearish expanding triangle, this one is a bearish pattern naman. No? If I am going to calculate my technical target for this, let's say mag-breakdown siya dito. Let's say dito siya mag-breakdown. Dito sa area na to, this is due or may target to around this support line ng ating 4-hour time frame na falling wedge, which is in this case is around 37.1 to 37k area, no? So kung anong magiging bias ko, siguro tingnan natin sa 4-hour time frame, di ba? Napakita ko na sa inyo yung bullish and bearish case scenarios dito. Since today is just Tuesday, pwede yung mangyari, maalin dyan, no? Oo, posible yon, di ba? Tingnan natin siguro kung may mga divergences. So far as of now, wala pa tayong nakikita major divergences. So sa 4-hour time frame, di ba? Mapapansin nyo, it is trying to recover, no? Umaangat yung volume. Yes, we can say na umaangat yung volume. Pero kung mapapansin nyo, those wicks is not a solid body, di ba? Puro sila may wicks sa itaas. So, that being said, it looks like that is a good sign of a good rejection, yung mga volume na yan. So, right now, nagkakaroon ng decrease in selling pressure, you may say. Pero, kung titingnan nyo, halos lahat sila yung mga kandila is a doji candle. And again, guys, katetest lang natin dito sa AMA50, which is this green line. And alam natin, if the yung price action is below the 4-hour AMA50, based sa ating recent price action dito sa ating mga charts na yan, kung nakatuto kayo dito sa videos natin, sa YouTube, alam nyo na we could be seeing a potential rejection. And true enough, na-reject nga siya ng AMA50. No? So ngayon, the market is indecisive kasi puro doji sa 4-hour time frame pa lang, di ba? So that being said, potentially magkaroon ito ng continuation. Is it going up or down? So malalaman natin yan dito, di ba? So dito naman sa ating daily time frame, di ba? Sabi natin, the 1-hour time frame could target to around this 39.6-39.5k area, the bullish expanding triangle, yung bullish target natin. Kung dito sa daily, titingnan natin, di ba? Sa daily time frame, diba? We can say that the EMA20 is around that area as well, around the 39.7-39.6k area. If this is going to pump and will play out as a potential double bottom with a support from the bullish divergence dito sa ating RSI and sa price action, di ba, pinakita na natin to from yesterday's video. So potentially pwede siya ma-reject dito kasi kung magpapatuloy na wala siyang volume, that is very crucial, no?
it is going to go, if the price is going to go up without the buying pressure that we want to see, that is going to be just another volume anomaly. And again guys, kung titignan natin, the recent daily candle has closed like a doji candle, di ba? Kung titignan natin again, ito sa lower time frame, this could be an uptrend in the 1 minute, 3 minute, and 5 minute time frame. Pero sa daily, it is a doji candle. Malaki yung volume. Kung titignan nyo, alin ang mas malaki? Yung wick sa baba or yung wick sa taas? So, yung wick sa taas ang mas malaki. Hindi nga man lang siya nag-close above the wick of this recent candle. So, this cannot be, I think I cannot use this to confirm a potential uptrend, no? Ang tingin ko dito, ang interpretation ko is, this is a rejection candle, a bearish candle, still, no? For me. So, again, tingnan natin kung saan magkuklose itong ating current daily candle. Kung titignan nyo, it is just around, ilang oras pa lang siyang open, di ba? 6 hours, almost 6 hours mahigit, di ba? Pero ganyan pa lang yung volume. Tingnan natin kung ano mangyayari sa kanya. Okay? So, tingnan natin if this is going to play out as a double bottom or not. Kasi yun yung gusto ng lahat, di ba? But again, tingnan natin if magkakamera ng buying pressure. And again, guys, if you want to try trading or backtesting your strategy in the spot market, I suggest you do it here with Bityard. Why? Kasi sa spot market ni Bityard, they are offering transactions for as low as $5 only. Kasi di ba sa ibang platform, they are offering it for $10. So dito kay Bityard is $5 lang. And also, pwede rin kayo mag-trade dito yung leverage if you are an experienced trader, no? So hindi lang ang crypto ang pwede nyo i-trade with leverage. You can also trade commodities, the crude oil, copper, gold, silver, and many more. And also Forex, pwede rin kayo mag-trade with leverage sa Forex market ni Bityard. And also, pwede na rin kayo magkaroon ng potential passive income by using Bityard's copy trade feature. Diba? Mystery box naman natin dito, Bityard is offering us to mine their native token, which is BYD. Kung hindi nyo alam kung ano si BYD, it is just like Binance's BNB. BNB is Binance's native token. No? So, Bityard has a BYD. You can mine it for free as early as today. No? So, ano nga ba yung sinasabi kong tweet na kanina nung simula? So, ito kasi yung DXY. Diba? Ito yung tweet natin last May 1. Ito, May 1, 2022. Ayan, kita nyo dito. Diba? So, sabi natin, this is a potential double bottom. And ito yung trajectory na tinitingnan kong potential mangyari. Kasi this one is a trajectory ng healthy double bottom. Mag-breakout dito, no? Mag-breakout dito, and then mag-retest, and then bigla mag-pump. No? So, tingnan natin dito sa ating current time frame. This is the daily time frame. Again, nakita natin to sa 1-hour time frame. Diba? So, punta tayo ngayon sa 1-hour time frame. No? So, 1-hour time frame, nakikita natin itong ating nangyari na to. Diba? So, kung mapapansin nyo, ito yung ating drawing. This is our trajectory na hinihintay. Diba? Nagkaroon ng retest. O, no? Hindi siya eksakto, syempre. No one can predict the market exactly. Diba? So, dito, nagkaroon nga siya ng retest. Diba? Potentially, pwede pa rin ito maging neckline. Why? Kasi, kita nyo, puro weak lang yung area na to. So, potentially, yung candle close, this could be an area. Diba? To retest this area. Yan. So, true enough, nagkaroon nga siya ng support dyan. And then, nag-pump. Na-hit na yung target natin around 103.7, 'di ba? Yung area na 'yan. So nangyari na nga siya. So ano yung mga potential scenario na susunod? Potentially, we can say that this could head go higher or pump higher. Why? Kasi kung titingnan niyo, this is a healthy uptrend. Dito, tinesa si EMA 50 nag bounce, 'di ba? Dito tinesa si EMA 100 nag bounce. And kung titingnan niyo, dito nag bounce din siya sa EMA 20, and this is an alignment of the stars on the 4-hour time frame. So that is a healthy uptrend in my honest opinion, 'di ba? Pero kung dito sa daily, kung titignan natin, pwede siguro mag-form ito dito ng bull flag, I think, no? Hanggang makahabol lang yung EMA 20 before eventually breaking out and continuing to make higher highs. Okay, but again, hindi naman porket sinabi ko ay kailangan mangyari. Hindi porket napanood nyo sa YouTube, mangyayari na. Again, no one can predict the market exactly as they say, di ba? Kung napipredict nila yun exactly as they say, diba, sana nagbigay sila ng tamang oras kung kailan mangyayari. Ganun ang prediction, guys. Hindi yung magbibigay tayo ng iba't ibang senaryo na pag may nangyari, na-predict mo ng swaktong-swaktong, swabing-swabe, no? So, sana, maintindihan nyo yung ganun, no? Walang ganun, di ba? So, yun lang siguro for today's video. Sana may natutunan kayo kahit ano. Di ba, kung umabot kayo sa part ng video na siguro i-comment nyo na ingat si BTC kay DXY. Yun lang siguro. As always, give your profits and protect your capital. Cut losses without mercy. Yun lang everyone. Let's go!